guys, good morning. Breakfast tayo. Ting breakfast ko sa Bangsad. Meron nga pala akong gustong i-share sa inyo, guys. Kasi kagabi, bumili ako ng Yakult. Mahilig kasi ako bumili ng Yakult, guys, paggabi. Kasi pagkatapos ko mag-dinner, was social yung dinner talaga. Kumain, uminom talaga ako ng Yakult. Para kasi gumagaan yung chan ko kapag yun yung ginagawa ko. Lagi ko kasi binibilhan ng Yakult na tindahan, guys. Naubusan siya. So ngayon, dun ako bumili kagabi sa kabilang tindahan. Tapos yung nagbabantay dun, bata. Hindi ko lang sure kung ilang taon siya. 9? 10? Bumibili din naman ako minsan doon. Pero yung nagbebenta doon, yung nanay niya. Kung hindi nanay niya, tatay niya. Pero kagabi, siya yung bantay. Tapos, bumili ako ng Yakult sa kanya. Isa lang naman, guys. Tapos, nagbayad ako ng 50 pesos. Sinuklian niya ako ng 42 pesos. Alam ko sa sarili ko na 12 pesos yung Yakult nila. Tumalikod ako, tapos naglakad ako ng konti. Tapos, sabi ko, hindi ko kaya. Bumalik talaga ako, guys. Sabi ko, be, di ba yung Yakult nyo is 12 pesos? Kasi pera ko binigay sa'yo, 50 pesos. Tapos binigay ko yung 42. Sabi niya, ay, nagulat siya. So, binigay ko sa kanya yung 42 pesos. Sinuklian niya na ako ng 38, di ba? Kasi nga, 12 pesos yung Yakult, 50 yung pera ko. So, yun na nga, guys. Mayroong customer na bumili. Lalaki siya. Bumili siya ng short. Nagbayad na siya sa akin. Lumabas na siya ng shop. Tapos, nagulat ako. Bigla siyang bumalik. Sabi niya sa akin, ate, yung sukli niyo po, sobra po ng 5 pesos. Napangiti na lang ako, guys. Tapos, naalala ko yung nangyari kagabi. Tama nga naman. Tama nga naman. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung gagawin sa'yo. Kaya, guys, piliin natin maging mabuting tao. Marami dyan minsan sa sukli na yan, mga sobra sa sasakyan, sa jeep, sa bus, sa lahat, kahit sa palengke. Kaya maliit man yan, piso man yan, o 5 piso, o malaki pa. Piliin natin maging mabuting tao, guys. Ibalik natin. Kasi hindi atin yan eh. Hindi atin yan. Walang tax, maging honest, guys. Walang tax. Kasi minsan nagkakamali tayo eh. Nagkakamali tayo magsukli. So, hindi man natin nakikita. Hindi man nakikita ng kapwa natin. Pero nakikita talaga ng taas yan, guys. Naniniwala ako dun. Kaya piliin natin na maging honest sa kapwa natin. Marami talagang mapansamantala, guys. Lalo na kapag yung nagbebenta yung medyo may edad na, medyo malabo na yung mata, guys. Wag natin gamitin yung mga ganun. Kapag sobra yung sukli, ibalik natin. Kasi sa kanila yun eh. Kawawa naman sila, diba? Piliin natin maging mabuting tao, guys. Hindi man nakikita ng kapwa natin. Importante, yung kabutihan natin. Nakikita ng taas, diba? Yun yung pinaka-importante. Ibalik natin, maliit man yan, piso, 5 pesos. Ibalik natin, hindi sa atin yun, guys. Sa kanila yun. Hindi sa'yo yan. Ibalik mo yan. So, yun lang. Magandang araw sa inyo lahat. And maraming salamat sa panonood ng aking video. God bless everyone!